Maria, Maria, Maria. Pinais ko lang yung bag ko and kukunin ko lang itong mga bills para maayos. Yan. Tapos, ayusin ko siya. So, itong mga ball pen na to, ibigay ko na to sa kapitbahay namin na nag-aaral. Since, mas magagamit niya yan kaysa sa akin dahil ang dami kong ball pen. So, ganito yung ginagawa ko. Yung mga bills na nabayaran ko na, inaalis ko yung envelope. And then, binubukas ko siya ng ganito. Yan. Tapos, ilalagay ko siya sa isang folder na magkakasama yung Meralco, Manila Water, and sa Wi-Fi. Sa isang folder, tapos ipunin ko yun for 1 year. And then, next year ulit, ganun. Para meron lang akong record na updated yung bayad. So, ito na yung naipon ko this past few months. Ito na yung tatapon ko yung balloon. Ano? Ano lang pa ng picture? Ano nga, yung bakula ka na isig na sa LGK. Alam mo ba yung pang natin na? Yung sa LGK na rin. So, ayan na yung lipstick ko. Yan na yung natira. Kasi binawasan ko na siya. Dati dalawang ganito yung ginagamit ko. So, ngayon, isa na lang. So, ito na yung mga nabawas ko. Ito yung mga sure ako na hindi ko na siya magagamit ever. Dahil sa kulay nila, medyo masyadong dark. And, yung iba, pink. Hindi ko naman niya magagamit. Tapos, yung iba na liquid lipstick na parang mas mahaba. Dito ko na lang nilagay sa mug na Barbie. Since, pare-pareha naman silang pahaba. Parang pencil type. So, ayan. So, bago ako nag-decide kung ano yung itatapon or ipapamigay ko or ititira ko, ayan. Pinagagaganyan ko sila. May pa-swatching si Madam Char. Ang cute, diba? Cute lang, pero hindi ko naman magagamit lahat ng colors na yan. Ang hirap niyang alisin, besh. Nakakaloka. Karamihan kasi dyan, mga matte. Yung matagal-matanggal, parang super stay, ganun. So, imagine na lang kung nasa lips pa yan, diba? Ang hirap tanggalin. Buti na lang meron akong makeup remover. Aloka. So, ayan na siya after ko gamitin ng makeup remover. So, ang ginamit ko lang naman pang-remove ay Etechua. So, ayan na. Majority ng lipstick ay natanggal pero medyo nag red yung skin ko dahil kinuskos ko ng maigi. So, itong natira, ito kasi yan. Maybelline Superstay. Ito yung sinwatch ko dyan. So, hindi siya natanggal dahil meron siyang sariling pangtanggal. So, kung meron kayong Superstay ng Maybelline, dapat meron kayong ganito. From Maybelline din. Superstay Eraser. Lip Color Remover. So, ayan. Ganito yung itsura niya. White lang. Tapos, pag pinahid mo sa lips mo, para lang siyang lip gloss. And so, ayan na. Natanggal na siya. Kasi kung ito lang yung gamit ko, hindi siya agad natatanggal. Basta-basta. Pero nung ito na yung mismong eraser ng Maybelline na siyonggal. So, tapos na dito. Ito naman yung babawasan ko or titingnan ko yung dapat nang tanggalin and dito. Pero karamihan dito bago pa. Hindi pa talaga nagagamit. Diyan wala naman tatanggalin diyan. So, ito na lang. So, ayan, nagligpit ako at nakita ko yung mga lumang contact lens. So, ito yung tatlong luma. So, medyo dark brown, light, and ito violet. Itong dalawa parang hindi ko nasuot. Na-expire na lang.
And then, itong tatlo, yan yung bago pa. So, itong isa, blue. Basta itong dalawa, gray yan. Mas darker lang itong isa, kumpara dito. So, ito na ko to kay Christy nung na-meet ko siya. Binigay niya to eh. Pero never kong nagamit. Ito yung Brightening Sleeping Mask, Face and Body. So, ayan. Papa siyang bawas eh. Hindi naman talaga nagamit. Dahil expire na, so tatapon ko na. Sayang. So, tapon na natin siya. Dito ko lalagay yung mga tinapon ko. So, eto na yung final. Ayan. And then, ayan. So far, nabawasan siya dyan. And ito, wala masyadong nabawas. Bagkos, may nadagdag. Ito. Tapos ito, ayan. Naalis ko na nga yung sa mga lipstick. Ito na naman po tayo. Nag-swatch naman ako ng mga liquid eyeliner na tuyo na, patuyo, or pwede pa. Tapos iba tinapon ko na. So, ayan. So far, ito yung mga tinapon ko na. Yung iba dyan, expired. Yung iba, hindi na pwedeng gamitin. Although, hindi pa naman expired, pero hindi na rin man siya okay parang ipamigay. So, ito. Ang dami pa nito. Parang once ko lang nagamit. Tinry ko lang. Buti na lang sa Shea lang yung binili ko. Kasi kung yung tube talaga nito, naku po, sayang. Once lang, tapos yun, na-expire na siya. Same with the sunscreen na yan. Tapos ayan, primer, ibang lipstick, and all. Oh, yun, nasa likod na lang nito. Imbis na makeup din before. Suklay na lang. Para lang nakatago. Tapos ito, cute. Ano lang to? Hindi naman to talaga display or ano man. Pero takip kasi to ng perfume. So since nakakatayo siya ng solo niya, and meron siyang crystal sa taas. And gold. Ayan, dinesign ko. Tapos ito, lotion to. Thank you kay gandang pango. Since white naman, dinesign ko na lang dyan. And ito from Sis Jackie. Cute kasi na pineapple. Ano to? Lip gloss. Tapos ito, binili ko lang talaga tong lipstick na to. Dahil sa packaging. Tingnan mo naman. Kumikinang-kinang yung glitters niya. Ang cute. Tapos, ayan. Parang rose gold siya sa personal. And itong coin na to, hindi pa lang to natatago. Pero piso lang to. Pero pasadya siya para sa 400 years ng Antipolo Rizal. Hindi ako sure kung may ganito pang piso ngayon. Pero mukhang wala na. Kaya, ayan. Tinatago ko siya. And ito na yung nabili kong bae sa Mr. DNY. Makita ko na rin to. Ta-da! So, ito. Maliit lang yan. Ang cute, diba? So, ito mic talaga yan. Pero, dinisplay ko na. Tinanggal ko na yung cord. So, ito yung kauna-unahan digital camera ko. Na nabili ko. From my own money. Alam ko after college to or pag-graduate na ako. Ayan. Gustong-gusto ko to noon. Kasi color pink. And wala siyang lens na patulis. Yung zoom niya flat lang. Kaya, gustong-gusto ko to mabili noon eh. So, ayan. Marami na akong videos na kunan galing dito. Pero, hindi naman ako nag-YouTube pa dati. May hilig lang ako mag-take ng photo, ng videos. As in, everyday dala-dala ko to. As in. So, ayan. Dinisplay ko na lang. Pero, gumagana pa to. Memory card and may battery pa yan. So, ngayon, gawin na lang natin siyang display. So, ayan yung iba. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ko gupitin to at ito. Kasi, nag-message sa akin yung aking operational manager na kailangan kong gupitin yung ID ko and yung MaxiCare card. Isa yon sa mga requirements para sa aking exit clearance. So, ngayon, gupitin ko lang siya. And, yun. So, kanina, kaya parang meron akong mark dito. Mark talaga yan ng salamin kasi every time nagko-computer ako, nagsusuot ako ng salamin. Protection sa aking mga mata. Kasi pag sobrang tagal ko na nakatitig sa computer, eh, medyo nakakahilo. So, gugupitin na natin to. Para siyang credit card. And by the way, wala akong credit card. Share ko lang. Kasi takot akong gumamit noon and hindi ako marunong gumamit. So,
ever since nagtrabaho ako, wala akong credit card, puro cash. Hindi ibig sabihin na puro cash, ay marami akong cash, pero mas prefer ko na rin lang na ganun kasi knowing myself, kapag meron ako, eh, alam nyo na. Hindi ko tigilan ng Shopee. Pero yun nga. Pero sabi nila, okay din daw yung meron. Lalo na kung frequent flyer ka. Kasi madali ka makakapagpabook and ma-avail mo yung mga promo, lalo yung Cebu Pacific pag nagpipiso fare. Keme sila. Yun. Mababayaran mo kasi siya agad using your credit card. So, pag may mga ganong instances, credit card ng pinsan ko yung ginagamit ko. Pero hindi all the time. Kasi syempre, kailangan ko yung sabihin sa kanya right away. And usually, yung ino-authorize lang niya sa card niya na gagamitin ko ay pag nag-book ako ng flight. So, nagamit ko yun nung nag-book ako ng flight. Nung nag-bakasyon ako dito, Kuwait to Manila. And nung nag-book din ako ng flight, Kuwait, Manila, Singapore. Parang ganun. Yun lang. Pero mga shopping-shopping na coin yun. Shout out sa pinsan ko mabait. Shout out to Tasha Camille or aka Tammy. Ayun, kasi sabi ko gamitin ko siya sa Smule. Bibiling ko kasi sana dapat yung premium account ng Smule good for 1 year. Yung mga ganong mga MMM, hindi yan papayag. Mga flight lang, kung may kailangan mag-book ng ticket ng aeroplano, yan, papayag siya. Paggamit yung credit card. So, ayun, nagupit ko na po siya. Yan, tadaan! And my ID. So, wala na siyang silbi at hindi na siya magagamit. Ayan. Pipicturean ko lang itong dalawa. And then, email ko na kasama ng ibang exit forms sa aking operational manager. Para mabilis yung proseso. Ang daming ek-ek. So, yun lang ang chika ko for now. See you later. So, dumating na from LBC yung pinadala sa akin ng friend ko. And dati kong ka-work sa Kuwait. Actually, nasa Laguna lang siya. So, may idea na ako ng laman nito. And yung laman nito, galing sa friends namin na nasa Kuwait. Parikoy, nung umuwi siya last time. Ayan, dala niya to. So, ngayon lang na ibigay sa akin ni Anne. Kasi hindi kami magkita-kita before. Hanggang sa nagkaroon na ng pandemic. So, pinadala na lang din niya. Ang luwag niya kasi... Ito na yung smallest box ng LBC. Thank you, Anne, sa abala. Kahit busy ka sa iyong kasal. So, ito, obviously, chocolate to. Kala ko chocolate. So, ito pala ay perfume from Victoria's Secret. Velvet Petals. Alam ko galing to kay pare ko eh. Gatsby. Jerry Boy, thank you. So, sabi ni Anne, mabango daw to. So, ang cute ng color niya. My favorite. Rose gold and gold magkasama. Ang bango nga niya. Mabango nga siya. Matamis yung amoy. Usual scent ng Victoria's Secret. Ayan. Familiar yung amoy. Pero hindi ko alam kung saan ko siya naamoy eh. Or kanino ko siya naamoy. Thank you, Jerry Boy. Nadagdagan ng aking VS collection. Char. Yeah, nakakamiss ang VS ako wait. Kasi, grabe sila mag-sale doon as in. Parang hindi naman kasi nagsisale ng bongga dito sa Pinas ang Victoria's Secret. Pero doon, my gosh, sobra. So, Gatsby, may presyo pa ito. 7KD. So, nasa ano to? So, ang body mist nila nasa 1,200. Pero pag nag-sale doon, minsan nabibili namin to ng 2KD, ganun, or 2.5, maximum ng 5KD. So, nakukuha namin around 400 to 500 pesos. So, diba, ang laki ng sale. Thank you, Gatsby. Chocolate, sneakers, fruit and nut, dalawa, and isang hazelnut. Thank you, Jackie Lou. Ito naman yung kay Jackie yata ito galing. So, ayan. Thank you, mga friends from Kuwait. And thank you rin, Anne. So, ayan na. Yun lang yung laman ng box. Alog-alog sila dyan. Thank you sa friends ko! Maria, 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 Maria.